Malamig na simoy ng hangin ang pumukaw kay Freya. Medyo nanginig siya sa ginaw. Marahan siyang nagmulat ng mga mata. Namamanag ang liwanag sa lagi, bagaman madilim-dilim pa. Tingnan ang relo sa braso. 4:45. Nakataas ang hood ng kotse. Tinitingnan marahil ni Froylan. Mabilis niyang inayos ang sarili. Pinipilit abutin ang snap ng bra niya sa likod upang ikabit ito. Ako na. Si Froylan na bahagyang nakangiti at binuksan ang pinto sa bahagi niya. Bagaman napapahiya ay tumalikod ang dalaga. Huminga siya ng malalim nang maramdaman ang init ng kamay ng binata sa likod niya. I wish I could offer you a cup of coffee, darling. Pero sa bahay niyo na. Biro nito at muling bumalik sa harapan at ibinaba ang hood. Tinawag siya nitong darling. Why the endearment? Makakalis na ba tayo, Froylan? Tanong niya habang inaayos ang mga botones ng loss. Pumasok sa loob ng sasakyan si Froylan. Yup. Pumutok ang fuse sa supply ng kuryente sa makina kaya huminto tayo. Inayos ko na. At umitig sa kanya. Wala pa akong nakitang babaeng singganda mo kahit bagong gising. Malungkot nang umiti ang dalaga. Pagkatapos ng araw na ito, ay hindi na marahil sila magkakasama ni Froylan. And it really hurts. Pero sabi nga ni Elisa, love is never without pain. Instart ng binata ang kotse at umandar ito. Ilang sandali pa ay tumatakbo na sila. Walang kaibuan ang dalawa hanggang sa makarating sila sa kanila. Sa likod ng kotse ni Mark ay pinarada ni Froylan ang sasakyan ni Freya. Papasok ka ba sa loob? Siyempre kailangan kong magpaliwanag sa Ninong Antonio. Nakangiting sagot ng binata. Hinaplos ng daliri ang labi ng dalaga. Halika na sa loob at handa ang mga sarili natin sa firing squad. Nakuha mo pang magbiro. Sabay-sabay na nagtayo ang mga nasa sala nang pumasok sila. Nagkakape ang mga ito. Ano nangyari sa inyong dalawa? Mahinahon ngunit formal na tanong ni Antonio na pinaglipat-lipat ang tingin sa mga bagong dating. Si Mark ay sinuyod ng tingin ng kasintaan mula ulo hanggang paa. Nasiraan kami hinong sa may siling matanda. Pumutok ang fuse sa supply ng kuryente ng makina. Si Froylan, Celia ay gawa mo kami ng kape. Utos ni Freya sa katulong. Sasamahan na kitang maglakad pabalik sa inyo, Froylan, at mag-uusap tayo. Si Antonio na ibinaba ang tasa ng kape. Sandaling sumulyap si Freya sa binata bago sumunod sa matanda palabas. Pagkalabas ng dalawa ay marahas na hinawakan ni Mark sa braso si Freya. Mag-usap tayo ng sarilinan. Nasasaktan naman ko, Mark. Ano ba? Saan tayo maaaring mag-usap? Sa veranda sa likod. Itinuro ng mata niya ang sinasabi. Hinila si Ronnie Mark na iwang iiling-iling si Elisa. Nakangiti naman si Carlo. I like this. Come on, darling. Let's have a decent breakfast. Hinatak naman ito sa komedor ang kasintaan. Saan kayo nagpalipas ng magdamag ni Froylan Hafria? Bulyaw ni Mark. Hindi pa man sila nakalalabas ng veranda. Ano ang ibig sabihin ng tanong na iyan, Mark? Nasiran at na-stranded kami sa daan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Sinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Sa buong buhay niya nun lamang siya nakaranas mataksan. Wala siyang natatanda ang sinaksan siya ng mga magulang niya. At ni sa panaginip ay hindi niya kalayang sasaktan siya ni Mark. Mark, tutup niya ang pisngi. Kung nasiraan kayo, dapat nakita namin kayo. At hindi ba mekaniko ang lalaking iyon? Nanlilisik nitong tanong. Kinakain ng panigbuho at galit ang matinong kaisipan. We took another route, yung shortcut at doon kami nasiraan. Hindi magawa ni Froylan dahil madilim. Pilit na paliwanag ng dalaga. Sinong lolo ko, Henry? Mababaw na ang dahilan mo ay pinagkakalulo ka pa ng sarili mo. Look at yourself. Not a trace of powder and lipstick kayong alam kong nag-retouch ka bago tayo umalis ng Quezon City. At ang laos mo, bakit nakalabas iyan? Hindi ba at nakatakim ka? Naroon ang mali siya sa pagsuyo nito ng tingin sa dalaga. Hindi makasagot ang dalaga. Anong sasabihin niya? Nanubura ng mga halik ni Froylan ang makeup at lipstick niya. Naitinas ito ang blouse niya at nakalimutang ipaloob uli. Nahuwag itong mag-alala dahil hindi naman itinuloy ng binata ang balak nitong gawin. Huminga ng malalim ang dalaga. Totoong nasiraan kami, Mark. Maniwala ka man o hindi. Hindi ako naniniwala. Sinasabi ng ayos mo ang gusto kong malaman. Sayang ang paggalang ko sa iyo. Dapat pala ay nagpasasa ako sa iyo. You are nothing but a chip. Paismid nitong muling tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Pero anong malay ko kung bago kita nakilala? Ay kung sino-sinong lalaki ang pinatulan mo. And I even thought you were a virgin. Kung nasindak ang dalaga sa sampal ng lalaki, ay lalong siyang hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Hindi si Mark ang magbibitiw ng ganong uring ng salita. The perfect gentleman, suabe at edukado. Gusto niyang itas ang kamay upang sampalin ito. Pero hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya.
at anong uri ng lalaki si Froilan na patulan kagayong kasintahan kita. Maliban nilang marahil kung alam niyang you're an easy lady. Itinaas ang dalagang naninigas sa iyong braso sa baris mablit itong hinawakan ng lalaki. Don't you dare or you'll be sorry. Wika nito at bilang ibinagsak pa baba ang kamay niya na muntik na niyang ikawala ng panimbang. Pagkatapos ay itinalikuran siya nito at muling pumasok sa kabahayan. Ilang sandali pa ay arangkada ang kotse nito nang narinig ng dalaga. Nanlalambot siyang napaupo sa bench. Nilabasan siya ng magkasintahan sa ganung ayos. Anong nangyari, Freya, at bakit namumula ang pising mo? Sinaktan ka ni Mark? Sunod-sunod na tanong ni Elisa. Napatingin sa itaas si Carlo. Ang walang hiyang yun, hindi ko kayang isipin ang mga lalaking nananakit ng babae. I can forgive him for hurting me, Elisa. Carlo, dahil nagsiselos siya. But I can't forgive what he told me, what he accused me of. Umihik niya sinabi niya ang mga pinagsasabi ni Mark. Oh my, sinabi niya sa iyo ang mga yun? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Elisa. Walang masabi si Carlo. Nagtitim ang mga bagay. At para siyang babae naghihisterya dito, Freya. Hindi bali ba sana kung nag-aalasal siya na baka may nangyari sa inyo o baka na-accident kayo? O di kaya ay baka nakidnap ka na ni Froilan, Auntie Mano. Naghihinala siya and we could not pacify him. Well, Freya, ang masasabi ko lang ay magandang pangyayari ito upang makilala mo ang uri ng pagkataong mayroon ang boyfriend mo bago kay tuluyang makasal. Konsula ni Carlo. Circumstances have their own way of solving your problem, darling. Nagsalubong ang mga kilay ni Carlo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Elisa. Sabi mo nga, nakilala niya ng higit ang pagkatao ni Mark. Take me home, Carlo. Hiramin mo ang kotse ni Freya. Pauwi ng bayan tapos ipatid mo kay Louis dito. Sure, take my car. Kung wala sa kotse ang susi, baka nasa sabitan sa garahe. Alam ni Elisa iyon. Ang tila napapagod na sagot ng dalaga na sinabayan ng tayo. Magpahinga ka, Freya, si Carlo. Pagkaalis ng dalawa ay pumanhik sa silid niya ang dalaga at nahiga. Pilit niyang iwinawak siya sa isip ang mga pangyayari mula pa kagabi. Gusto niyang magpahinga at matulog. Hapon na nang magising siya. Pagkatapos maligo ay bumaba ng makaramdam ng gutom. Pagkakain ay lumabas sa veranda at naupo sa barandilya at tininaw ang mga bundok at punong kahoy na nakapaligid. Iha, Papa, naupo ang matanda, tumikim. Kinausap ko si Froilan Iha. Well, I hope naniniwala kayong nasiraan kami. Sarkastikong sagot ng dalaga. Naniniwala ako, Freya. Pero paano ang ibang taong nakakita sa inyo sa bukid? Malapit lang halos dito yun at may mga ilang ilang bahay sa paligid na maaaring nakakita sa inyo. Probensya ito, Iha. Diretso niyo ang sinasabi niyo pa. Dalaga ka anak at lalaki si Froilan at may reputasyon ng inaanak kong yun sa bayang ito sa mga kapilyuhan. Papaakala ko ba'y naniniwala kang walang nangyari sa amin ni Froilan at nasiraan kaming talaga na siyang totoo? Tama, Iha. Pero ay yung ibang tao hindi mag-iisip ng tama. Wala akong pakalam sa kanila dahil hindi ko sila kilala. Pagalit na wika ng dalaga. She upped enough of this. Tama si Froilan na sabihin itong haharap sila sa firing squad. Ang mga taong sinasabi mo ay mga tao natin sa manggahan at palayan, Freya. Eh ano ngayon pa? Kinausap ko na si Froilan, Freya, at naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. At bilang lalaki ay alam niya kung anong pananagutan niya sa nangyari. Formal ang boses ng matanda. Ano ito? Nagugulo ang wika ng dalaga. Huwag ninyong sabihin sa akin sinabi ninyo kay Froilan na dapat pakasalan niya ako dahil nakakahiya naman sa mga tao. Ganun niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Papa! Oh my! Uso pa ba ito? Ang nadamang inis ay nauwi sa tawa. Pahisteryang natatawa ang dalaga. Tumigil ka, Freya. Pagalit na saway ni Antonio. Unti-unting uminto sa pagtawang dalaga. At ano naman ang sinabi ni Froilan? Naaliw pa rin niyang tanong. Sinabi niyo ba talagang pakasalan niya ako? Hindi diretsahan pero yun ang pinahihiwati ko. Walang sinabi si Froilan. Pero kilala ko ang mag-ama. Hindi nun papayagang madulutat tayo ng kahiyan. Pa, kung ano-ano na ang naimbento ng mga tao ay ganyan pa rin ang pananaw ninyo. Alam kong ayaw ninyo kay Mark para sa akin. Ngayon siguro ay mapapanatag ang puso at isipan nyo kung sasabihin ko sa inyong tapos na sa amin ang lahat at dahil din sa nangyari kagabi. Bamagamat hindi nagsasalita ay kitang-kita ng dalagang kasiyahan sa mga mata ng ama sa sinabi niya. At nararamdaman ko rin na pilit ninyong inilalapit sa akin si Froilan Papa. Fine, gusto ko rin siya. Ang pakiusap ko lang, please. Hayaan nyo na lang kami. Do not manipulate him pa. Please. Kung sakasakali at magpapakasal kami, yun ay dahil sa mahal niya ako, hindi dahil pinilit ninyo siya. Iha, hindi ko kailangang pilitin ng lalaki para magustuhan ka o mahalin ka.
Kahit sino ay mamahalin ka, Freya, at ipagmamalaking ikaw ang babae sa kanilang buhay. Muling tumingin sa labas ang dalaga. Wala kang alam, Papa. Mayroon ba kung hindi nalalaman? Naghihinalang tanong ng matanda. Hindi sumagot ang dalaga. Kailan may hindi ka naglihim sa akin, Freya? Ano ang hindi ko alam? Nagbuntong hininga ang dalaga. Last night, I practically offered myself. Ang ibig kong sabihin, I initiated it prior to manggisiya, or shall we say, he stuck. Hindi niya may paliwanag ng gusto sa ang gustong sabihin. You what? Pag-uulit ni Antonio na pilit ipinapasok sa isip ang sinasabi ng anak na nang maunawaan ay bumuhalit ng tawa. Papa, maaaring napaka-permissive ng ginawa kong iyon, pero hindi ka dapat magtawa. Gusto kong ma-insulto at mapahiya. In the first place, I never did anything as daring to Mark. Hindi pa rin mapigil ni Antonio ang pagtawa. Salbahing Proylan, wika nito na umaalog ang balikat sa pagpipigil sa pagtawa. Well, I guess, hahayaan ko na nga lang kayo sa gusto ninyong paraan. Mukhang matanda na ako para doon. Natatawa pa rin iniwan ang anak. Nagtatakang sinunda ng tingin ni Freya ang ama. Umangon at naligo si Freya pagkalabas ng ama. Pagkatapos ay nagsuot ng maong na hanggang tuhod at t-shirt na navy blue. Bumaba at kumain. Pagkatapos ay nagpaalam sa ama na maglalakad-lakad sa manggahan. Ito ang unang pagkakataon na namasyal si Rito. Kay ganda ng pagiligid at kagagandang tingnan ng mga puno ng manggang hitik sa bunga. Ang iba'y namumulaklak pa lang. Ang iba'y maaari ng pitasin ng mga namamakyaw ilang araw pa. Naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno. Iniisip ang nakaraang mga pangyayaring wala pang 24 oras. Kinakapas sa dibdib ang damdamin para sa kasintahan. Wala siyang madamang panghihinayang sa pagtatapos ng relasyon nila. Agos parang may naalis na dagan sa puso niya. Nakakatawa ang mga pangyayari. Kanina lang ay iniisip niya hindi na sila magkakasama ni Froilan dahil tiyak niyang kakausapin ni Mark ang papa niya tungkol dito. Bigla ay bumaligtad ang mga pangyayari. Pwede ko pang palitan ng manggang hilaw na iniisip ninyo magandang binibini. Lumiyo ng dalaga. Si Froilan may hawak na malaking mangga. Ay, bakit ba biglang lumakas ang tabit ng dibdib niya? Nakasalando lang ito ng kakulay ng t-shirt niya at mauna sira sa may tuhod. Hindi dahil sadyang sinira, kundi dala marahil ng malinit pang trabaho. Naupo ang binata sa tabi niya. Natanong kitang naglalakad patungo rito. Humingi ako kay Celia ng asin. May maliit din itong kutsilyo. Nakakabit sa susi ko. Ang asin niya. Aniya na lumulokdala ng pangasin. Hindi naman gaanong ma... Napatigil si Froilan. Biglang nagsalubong ang makila at hinawakan siya sa mukha. Anong nangyari sa pisngi mo? Nagkibit balikat ang dalaga. Iniiwas ang mukha. Subalit hindi ito ng binata. Sinaktan ka ng lalaking iyon kanina. Nagtaga sa mga bagang ito. Kalimutan na natin yun, Froilan. Umuntong hininga ang binata at binitiwan siya. Umikot pabaliktad upang maparap sa kanya at saka ibinagsak ang sarili sa damuhan na nakauna sa mga kamay. Sana hindi kami magtagpo sa shop mo dahil hindi ko maipapangako sa iyo kung anong gagawin ko. Hindi mo na siya makikita pa uli, Froilan. Mahinang sagot ng dalaga. Napatitig sa kanya si Froilan. Excuse me for being so dumb, pero anong ibig mong sabihin? Inilahad ng dalaga ang dalawang niyang kamay sa kabay-kibit ng malika. It's over between us. Nanatiling nakatitig ang binata sa kanya na para bang sinisikap intindihin ang sinabi niya. Anong dahilan? Itinanong pa rin ito gayong humigit kumulang ay alam na nito kung dahil. Bakit? Itinas ang dalaga ang dalawang binti at niyakap ang mga ito. Hindi sinaniniwalang nasiraan tayo. Nawala daw lahat ang makeup ko at nakalabas ang blouse ko. Anong sinabi mo? Hindi kumibo si Freya. Pinipigil ang sariling mapangiti. Lumingon sa paligid hindi mapunan ni Froilan. Subalit nahagip ng binata yun. Anong kahiligan ng mga ngiting iyon? Wikanin to na nagsalubong ang mga kilay. Tatayo sana si Freya pero maagap siyang napigilan ng binata at hinila pabalik sa pagkakaupo sa damo. Bakit kang umingiti? Pag-uulit ng binata sa naiiritang boses. Muling umiti si Freya. Dahil gusto kong isigaw sa mukha niya ang totoo kung bakit nawala ang makeup ko at kung bakit nakalabas ang blouse ko. Pinamulahan ang mukha ang dalaga sa alaala ngayon. Napapikit si Froilan. Brave girl. Nagpatuloy si Freya na parang hindi nagsalita si Froilan. At gusto ko rin sabihin sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil wala namang nangyari because you rejected me. Rejected you? Nagbibiro ka, honey. I was fighting for self-control. When I make love to you the first time, I don't want to do it in front seat of a car na parang mga teenager. Umangon mula sa pagkakahiga sa damo ang binata
at naupo sa harap niya. Sinapon ang kamay nito ang mukha niya. Sinungaling ako kung sasabihin kong nalulungkot ako at dahil sa nangyari ay nag-braid kayo ni Mark dahil kabaliktaran na lang nadaram ako, Freya. I'm glad, really glad that he's now out of your lap. Hindi agad makaapuhap ng isasagot ang dalaga. Napakapit ng mukha ni Froylan at tila siya nahihipnotismo sa mga titig nito. Ako rin ang namutawi sa mga labi niya. Alam ko, ganting bulang ni Froylan at siniil siya ng halik. Muli ay parang gustong matunaw ni Freya sa mga bisig ni Froylan. Unti-unti ay nararamdaman niya ang paglatag ng katawan niya sa malamig na damuhan. Nang ipaloob ng binata ang kamay nito sa ilanim ng t-shirt nito, ay bahagya siyang napaigtad sa kakaibang damdaming dulot nito. Hindi niya nararamdaman ang malamig na hamog na pumapatak sa mukha at braso niya. Nang biglang huminto si Froylan sa paghalik sa kanya, ay halos hindi niya gustong bitawan na, "Oh please, don't stop," aniya na tila nananaginip at wala sa loob ang mga sinasabi. Napangiti si Froylan. "Honey, I would have loved to kiss you forever, pero pumapatak ang ulan at kung hindi tayo magmamadaling umuwi, ay baka dito tayo abutan ng malakas na pagbuhos," at sabay nitong hinila patayo ang dalaga.